Okay. So good day mga rabbit. Welcome to Bulagsong Farm Rabbitry. For today's video, i-share ko sa inyo yung paraan ko ng pagpuputol ng ngipin para dun sa mga rabbit na nagkakaroon ng dental defects, no, like yung sobrang haba ng ngipin. So bago ko pakita sa inyo kung ano yung itsura noon, papakita muna natin muna siyempre yung normal size ng teeth nila. So pasensya na at katatapos ko lang mag-grooming sa kanila. Ayan, medyo meron marami tayong sugat. So ito, sa sample lang ito, hindi ko pa ito nag-grooming. Malikot. Okay, sandali. Ipapakita natin yung ngipin mo. Side view lang, side view. Yan. Okay. Matakot. Relax. Yan. Okay. So nakikita nyo yung ngipin niya. Upper part and lower part, normal size. Yan ang normal size. Okay. Ganyan ang normal size ng ngipin ng rabbit, no? So, pagka abnormal, either nawawala yung pangibabaw, natatabunan ng pangilalim, or nawawala yung pangilalim, natatabunan ng pangibabaw. Ibig sabihin, sobrang haba o mahaba siya hanggang dito. Let's say, itong isang to, mahaba na siya hanggang doon. O kaya, nasa ilalim, mahaba siya, lumalabas, umaabot hanggang sa labas ng bibig. Yan, lumalabas siya hanggang dito. Nakasungki na palabas. So, anong tendency, syempre, pag yun, sungki, hindi makalabas yung teeth sa ibabaw. Gets nyo? Okay, so tara, pakita ko sa inyo yung isang rabbit natin na meron siyang dental issue. Nabawasan ko na yung ngipin niya, pero naalala ko na gumawa ng video para dito. Ay, kinalmot mo pa ako. Yan, so ito yung ating California na may issue ng dental defect, no? Or disease. Ayan, so nakita niyo po, wala na yung ngipin niya sa ibabaw. Ayaw tumubo dahil na overpower siya nung ngipin sa ilalim. Ayan. Ito ang ngipin ng rabbit, parehas lang 'to ng ngipin natin. Meron tong nerves, no? Kaya wag niyo lang paabutin doon. Wag niyo lang paabutin doon. Ito nabawasan ko na ng konti. Eh naalala ko kayo. So papakita ko sa inyo paano ko binabawasan. No? Ganyan lang. Nail cutter, kasi wala tayong side cutter, no? Maganda sana yung pangipin talaga na pang side cutter. So wala, dahil wala, ito na lang muna nail cutter. Pantay din naman yan. Nakita nyo yung isang ngipin niya. Maiksi na yung isa. Yan. Okay na yung ganyang kahaba. Yung kabila naman. Papantayin lang natin siya. Tigas ang ngipin. Gusto nyo, punta kayo ng vet. Pwede rin naman yun. Pero kasi kami dito, nasa farm kami. O, ang vet dito. Or, ang nag-cater ng mga animals ko dito, eh, sako na. No? Eh, meron tayong baboy, meron tayong baka, meron tayong mga manok. Nakarabit ayan. Pok! Yun! Huwag lang sasagarin kasi aabot yan dun sa kanilang yung nerves, no? Yeah, maganda sana nga kung mayroon pa tayo nung ano eh, nung pang grind. Ayan, so nabawasan natin yung ipin niya. Ayan, no? Oh. Okay na. So nakita niyo yung puti na yan nasa ibabaw. Tutubo na yan. Pero eto, dahil nga merong dental issue yung rabbit na to, continuous yon. Ibig sabihin, abnormal yung pagbilis ng paghaba ng ngipin niya. Although ang rabbit talaga ay
normal sa kanila yung continuous lengthen ng kanilang teeth, pero meron kasing sobrang bilis, no? So i-maintain lang natin yung pag monitor ng ngipin nung rabbit na may issue, or pag farm naman tayo, sorry dun sa mga pet lover, i-set aside na natin, no? Huwag na nating gamitin, kasi may possibility kasi na yung anak nila ma-inherit nila yung disease na yon, or yung dental disorder na yon, or dental disease nila, no? Kasi nasa genetics na yon, no? So wag na natin silang i-breed yon. So eto, dahil tatlo apat lang yung pure collie natin, hindi naman lahat ng anak ganun, no? Nakikip ko siya, no? Apat lang kasi yung pure collie natin. Pag nagbi-breed ako, maganda kasi din yung collie, no, for meat production. Malaki yung, alam mo yun, yung pige. Yeah. So dahil nangyayari yung anak niya, sorry sa mga pet lover, is for meat production, no? So okay lang yun. Pero kung breeder line, syempre hindi natin sinasama yung linyada niya sa breeder line na ina-out natin dito sa Bulagsong Farm Rabbitry, no? Okay, so that's all for today. Thank you very much for watching. Sana may natutunan kayo. Huwag kayong matakot na gawin yung mga bagay-bagay. Pwede kayong magtanong dito sa Bulagsong Farm Rabbitry. Paano ginagawa yung mga bagay-bagay na sa tingin nyo, medyo mahihirapan kayo. So, i-guide natin yan, no? So, may mga video tayong kagaya nito. Okay, thank you very much for watching. Keep on learning. Don't forget to subscribe. Bye. Malakas to kumain.